Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Susugal-sugal ka? Tapos wala kang pera? Magbabayad ako! Yan ang tama sa'yo, Rita. Para hindi mo makalimutan ang utang mo. Pero babalik ako dito. Ihanda mong pera. Ma'am, pasensya na po talaga. Kung ayaw niyo makalagkad at masaktan, nakikiusap po ako, umuwi na lang po kayo. Girl, umuwi na kaya tayo. Di ba may plan B pa tayo? Girl, ang tanong, kaya ko ba to? Sir, gusto po sanang makausap si Mr. Henry Aragon. Assistant po ka ng abogado niya. Meron lang po akong statement ako kunin sa kanya. Kunin mo si Mr. Aragon. Ako nang bala sa kanya. Nakita ko po kayong umiiyak eh. Pag may umiiyak, ibig sabihin, ay nag-aaway. Hayaan mo na muna sa amin ang tatay mo yan, Mari ba? Paso sa loob! Luisa, paso sa loob! Ay! Ay! Jose, ano ibig sabihin nito? Asa lang mga anak mo? Ay! Sabi! Teka! Sino kayo? Ano sa niyo ako dadalhin? Bitawan niyo mga ako! Sino ba kayo? Nakausap na ni Monica si Henry. What about kay Agnes? Nagawa niyo ba? Klarugog. Ano na namin ang gagawin namin? Abot kami na namin si Agnes. Siguraduhin niyo lang. Dahil gusto kong pagsisihan nila yung ginawa na kay Henry. Gusto kong ipadanas doon sa babaeng yun. Yung inaakos na kapatid sa kapatid ko. I can finally celebrate my victory. Hello? Hawak namin ang anak mo, Bang Jose. Niña? Hindi lang siya. Parating na yung isa. Hayop ka. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Ang gusto ko, ibalik niyo ang anak ko! Miss Castillo. Nasa labas si Agnes, naghihintay. Siya nakaisip na to. May mga gusto lang daw siyang ipatanong sa'yo. Kamusta na siya? Okay naman ako, Mr. Aragon. Tsaka ako si attorney. Si attorney... Dacasin. Attorney Dacasin. Nagkasakit lang ho pansamantala si attorney. Kaya ako munang pinadala niya dito. Gusto niya lang malaman yung mga lugar na pinuntahan ninyo nung oras na mangyari yung krimen na inaakusa sa inyo. Sa tingin niya ho kasi, malaki yung maitutulong nito para maabsuelto kayo sa kaso. Bago ang lahat, pakisabi sa kanya na maraming salamat at patuloy pa rin siya naniniwala sa akin. Natatandaan ko kasi sa kulungan na kami nagkita ng kapatid niya. Kailangan niya ng tulong. Pagkatasong po naman nangyari bago yun, hindi ko na alam. Bago pa ho doon, saan kayo eksaktong pumunta? Bago pa doon, tumutulong ako sa paghahanap eh. Pagkasun, nabalitaan ko na lang na nakulong siya. So yun, ako yung nagpunta para tumulong sa kanya. Bago matapos ang gabing ito, siyempre, hindi ho natin palalampasin na marinig ang sasabihin ng ating panauhing pandangal na si Governor Villamayor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo na miss ko ang mga empleyado ng asawa ko. Inaamin ko po, hindi ko akalain na makakatungtong pa ako dito sa Kapitolyo dahil sa dami ng hadlang. Pero sa gabing ito, pinapangako ko ko, wala na pong sasagabal. Hindi ko na huhahayaan na harangan pa nila ang tungkulin ko bilang gobernador ng bayang ito. At pinapangako ko sa inyo, sa ngalan ng bayang ito, kung ano man ang hamon at kung sino man, hindi ko hahayaan matalo po ako. Panginoon ko, tulungan mo po kami sa mga pagsubok na ito. Wala na kaming ibang malalapitan. Kayo na lang po. Kayo na lang po. Thank you.
Nakikita niyo ngayon kung nasaan ang aking mga anak. Kayo na po ang bahalang magbigay ng gabay at proteksyon laban sa mga masasamang loob. Si Agnes, kung nasaan man po siya, ibulong niyo po sa anak ko na umuwi na siya dito sa amin. Huwag niyo pong pahintulutang may masamang mangyari sa kanila. Isa lang ho. Ito po, Wyatt. Pabili nga lang yun. Bumalik mo tayo sa sakyan. Masipad pa tayo ng mga parang. Ho, dito ka pa? At si Niña, na ngayon ay nasa masamang kamay, Panginoon, maawa na po kayo sa anak ko. Masyado na pong masakit ang nangyayari sa kanya para danasin niya pa po ito. Uy! Anong nangyayari sa'yo? Uy! Magsalita ka! Alam mo, ginagawa namin sa mga hindi nagsasalita. Pinapatay. Hindi ka ba talaga magsasalita? Sayang, ihatid ka pa naman sana namin. Pero, kung yan ang gusto mo, dito ka lang. Tama. Boss, para sandali. Ano? Yan. Bye, baby girl. Nag-enjoy ka naman, ano? Ginusto mo eh. Go! Anong sinabi nila? Humihingi ba ng ransom? Magkano? Tutulungan kita. Hindi pera makapagpapatigil sa nangyaring ito. Si Katrin na may kagagawan nito. Nangyari ito matapos magsalita ang anak ko laban sa kapatid niya. Eh, anong gusto nila? Iurong ang demanda? Ano pa bang solusyon meron kami? Hayop ang Katrin yan. Hindi siya titigil sa kasamaan niya. Tapusin na namin to. Kumpadre, uminahon ka. Daniel, papatay ako para sa mga anak ko. Kumpadre, sa tingin mo solusyon yan? Maging kriminal ka lang tulad ni Catherine. At ikatutuwa niya. Anong gusto niyo? Hayaan ko na lang itong gawin sa pamilya ko? Ang gusto ko lang sabihin, ngayong nasa kapangyarihan si Catherine, kinakailangan mas maging maingat tayo. Lalaban tayo. Pero hindi sa paraang iniisip mo. At sa paano pang paraan? Ginawa na namin lahat para labanan ang babaeng yan. Sa ngayon, iiwan ko na muna sa inyo ang ilang sa mga tauhan ko para makasigurong kayo mismo ay ligtas. Tatawag na rin ako ng ilang mga tao para hanapin ang kinaroroonan ng dalawang anak mo. At si Catherine, ire-demanda natin. Pwede nagawa na namin yan. Pero wala naman nangyari. Huwag kang mawawala ng pag-asa sa hustisya. Manatili ka na lang muna dito sa inyo, kumpadre. Isipin mo na lang ang asawa at bunso mo. Kailangan ka rin nila rito. Maraming salamat. Sigurado ako mag-i-enjoy tayo habang naglilingkod sa bayan. I'll just take this call. Hello? Hindi nalapitan ng mga tauhan ko si Agnes. May lumabas ng mga kasamahan kong pulis eh. Nag-yosi. What? Eh, akala ko ba okay ng lahat? Pero huwag kayong mag-alala, ma'am. Kung hindi natin siya makuha sa labas, kukunin natin mula sa loob. Oh, really? Oh, hindi bali na. Ako nalang gagawa ng paraan.
Miss Agnes de los Santos? Ako? Pwede sumama ka sa akin sa presinto? Bakit ho? Basta sumama ka na lang. Kanina ka pa nag-aantay dito, di ba? Opo, pero sa... Miss de los Santos, please sumama ka na. Abay, hindi ka na. Sandali lang. Hindi ka na, sumama ka na. Huwag ka na maraming tanong. Sir, ano ho bang nangyari? Basta sumama ka na lang. Huwag ka na maraming tanong. Sumunod ka na lang. Sandali lang po, kuya. Bakit ang ginagawa niyo sa kaibigan ko? Lumabas ka na. Sumunod ka sa akin. Teka, bakit ang tabi? Lumabas ka na! Kuya, ano to? Sige, miss. Diyan ka lang muna maupo. Agnes, ano ba yan? Dapat hindi kayo nagpunta rito. 10 oras na ng gabi. Hindi ko magagawa yun. Naiintindihan ko yung ginawa niyo sa akin ni Monica. Nagpapasalamat ako para doon. Pero umuwi ka na lang, please. Ayaw ko nag-aalala ka. Gusto kong tulungan kita. Makakalabas din naman ako dito eh. Paano? Henry, hindi ako mapapalagay hanggat nandito ka. Pinagbabayaran mo yung isang kasalanan na hindi mo naman ginawa. Agnes, lalambas din yung totoo. O, sige, ako nang bahala dito. Sir, sir! Ano pong ginawa ninyo sa kaibigan ko? Bakit niyo po siya kinulong? Kaibigan? Di ba ikaw yung sekretary ng abogado ni Mr. Aragon? Teka, pinaglololoko mo lang ata kami, ha? Naku, sir, hindi po! Alam mo, miss, malahimik ka na lang. Baka mamay ko, patulong namin dito. Sir! Sinabi mo sa akin noon, gagawin mo ang lahat para maayos yung gulo sa ating dalawa. Ngayon, pabayaan mo ko na... Magkawa ko yung makakaya ko para makalabas ka dito. Miss, salamat. Oh, mabuti nandito ka na. Luisa! Luisa! Si Niña! Niña? Anong nangyari sa'yo? Ha? Sinaktan ka ba nila? Anong ginawa nila sa'yo? Ha? Agnes! Ano nangyari? Agnes! Bakit? Anong ginawa nila sa inyo? Hindi namin kayo makonta kanina pa! Tawag kami ng tawag, hindi kayo sumasagot, nag-aalala na kami. Pero hindi na bali. Ang importante, nandito na kayo, ligtas kayo. Ano ba nangyayari sa inyo? Ay. A breath of fresh air. Ay, napakahimbing ng tulog ko. Just by thinking about their faces, natakot na takot. Sana umuro ng mga dila ng mga yan. Please give this victory to me. Gob. Yes, attorney. I hope you're bringing me some good news today. Makakalain na bang kapatid ko? I'm assuring you, Gob. Ginagawa ko ang lahat, pero hindi ganun kadali yung Madam Governor. Why? Nagsampan na kami ng kaso laban kay Catherine. Naglabasan ng subpoena ang piskalya. Ganun kabilis? Kagabi lang nangyari ang lahat. Ganun kabilis ang aksyon dito, lalo na't kagagawa lang ng krimen. Tsaka kinagat ni piskal yung hamon ni kumpadre na huwag magpatumpik-tumpik kahit na ba gobernador pa ang kinakasuhan eh. Sigurado ka ba, Jose? Ay, naniniwala ko kay kumpadre na hindi tayo dapat mula ng pag-asa sa batas. Paano si Catherine? Paano kung hindi na naman tumigil sa pagbabantayan? Hanggang ngayon, si Niña takot na takot pa rin eh. Nay, hindi ko nahahayaang maulit pa yung ginawa nila sa mga anak natin. Huwag kayong mag-alala. Ipahiram ko muna sa inyo ang mga bodyguards ko. Round the clock silang magbabantay dito. I'm telling you,
hinding-hindi na kayo magagalaw ng mga libores ni Catherine. Maraming salamat, Sir Daniel. Takutin man tayo ng takutin ni Catherine. Pero hindi niya alam. Lalo niya lang tayong pinatatapang. Sa init ng paningin ng mga media sa iyo ngayon at sa tindi ng pang-amoy ng mga De Los Santos, hindi natin to maiayos kahit pa ilalim. Alam mo, attorney, I don't even know ba't binabayaran pa kita. Naghahanap na ako ng mga ebidensya para ma-absuelto ang kapatid mo. Oh God, will you please stop giving me false hopes? I'm sorry, Madam Governor. This is how the process works. And I guess, kailangan mo nang malaman to. Hindi ka ba ba tapos, attorney, sa pagsira na araw ko? Nagsampa na ng demanda ang ama ni Niña De Los Santos. What? Physical injury and attempted murder. Sinisisi ka nila sa nangyari kagabi. What? Magandang araw po, Governor. Iibitahan lang kami sa presinto. May ilang katanungan po kami sa inyo. Agnes! Agnes! Halika na, mag-chichikahan pa tayo, di ba? Oh, sige, mag-aayos lang ako. Agnes, mag-usap muna tayo. Tayo, may problema po ba? Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Oo, pinahiram tayo ng mga bodyguards ni Daniel. Pero nakakaya namang isasama pa natin sila pag aalis tayo. Tay, sandali na po kami ni Monica. Babalik po kami kaagad. Agnes, sinasabi natin matapang tayo. Pero kailangan din natin mag-ingat. Sigurado ako hanggang ngayon gumagalaw pa rin yung mga alipores ni Catherine. Tama ang tatay mo. Kailangan natin umiwas sa peligro. Makakaiwas lang tayo sa peligro kung nandito lang kayo. Wala mo nang lalabas ng bahay. Ito ba yung sinasabi mong plano? You just don't know how desperate I am para malabas ka dito. Mas gugustuhin ko pa mabulok na lang ako dito kaysa matagdagan pa atraso natin kila Agnes. Tigilan mo na sila. Unang araw na sinabi ni Niña na pinagsamantalahan daw siya, tumutulong si Henry sa paghahanap sa'yo. Kailangan natin makakuha ng ebidensya mula doon sa mga sinabi niya para mapatunayan natin mali yung sinasabi ni Niña. Anak, natatakot ka pa ba? Parang pinararamdam sa akin ng Diyos. Ang dami ko na nagawang masama sa kanya at sa inyo ni tatay. Tingnan mo nga, sa edad mo niyan, hanggang ngayon, nagtatago ka pa rin sa sayo ng lola mo, hindi ka ba niya? Tita, I'm not like that! Then prove me wrong! Tatanan mo na ako! Niña, susuko na ako! Randy, wala! Wala nangyari sa atin! Kaya wala kang sasabihin! Agnes, si Niña na lang ang makapagsabi ng totoo. Hindi ko alam kung mapapago ko pa yung isip ng kapatid ko. Pero hindi ko maintindihan, bakit ako? Agnes, ano bang kasalanan ko? Ano ba nagawa ko sa kapatid mo para gawin niya sa akin to? Ituring mo kahapon.